Mahigit 500 gramo ng hininalang shabu na akumpiska ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Unit Region 4A, habang 4 na drug suspects naman ang kanilang naaresto, kabilang na ang dating security guard na dati lang nahuli dahil din sa droga. Isinagawa ang bypass operation sa parking lot ng Sunshine Mall sa Arca South Barangay Western Bicutan, Taguig City kahapon ng alas 5 ng hapon ng pinagsalib na elemento ng PDEA Region 4A, PDEA NCR, District Drug Enforcement Unit ng Southern Police District at Station Drug Enforcement Unit ng Taguig City Police Station. Kinilala ni Agent Marshall Kalubakib, Team Leader ng Regional Special Enforcement Team 2 ng PDEA Region 4A, ang mga suspect na sina Saddam Unuyan Dido, Muhammad Zakaria Dagadas, Eman Maligaya Tiang at Narex Diokulano Danding. Na nauna ng nahuli, halos isang taon na nakalipas sa isinagawang upland galugad ng Substation 9 sa pangunan ni Police Major Crisanto Agualin. Matatandaang nag-viral ang video na ito sa isinagawang inventory noong May 20, 2021 sa Gibara Street, Barangay New Lower Bicutan, Taguig City, saan muntik nang magkaroon ng iskandalo sa pagitan ng tunay na asawa at ang kabit ng sospek. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 500 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ng halos 3.5 million pesos. Hindi, wala kong kinalaman yun, sir. Wala kang kinalaman, sir? Wala po, sir. Kayo, sir? Ay, sir, hindi ko hinalangin. Wala rin akong malang sabihin. Sa inyo yung nakalatag dito? Hindi po, hindi sa akin. Kanina daw? Hindi ko alam eh. Kayo, sir? Wala kong alam yun, sir. Wala akong alam sa mga ganda, sama lang ako sa ano, pagkuha ng gamit eh. Ba't napasama kayo rin sa ano po? Yan lang sa nasakyan namin. Nagkisakyan lang yun siya. Ah, ito yung sinakyan niya. Ito? Ah, ito sa inyo to? Hindi, hindi sa akin. Ah, nagkisakyan lang kami, noong mag-asawa. Nagkisakyan lang kayo? Okay. May informante pong pumunta sa atin, tapos sabi, kaya niyang makapag-set ng deal kay alias Ali ng malakihan. Si alias Ali, siya yung source ng shabu dito sa area ng Taguig at sa mga kalapit na lugar hanggang sa Maynila. So, yun. Napag-usapan namin na ang transaction dito sa Sunshine na parking lot kaya kami pumunta ka dito, nag-secure ng pre-ops at saka nakarating dito sa lugar na to hanggang sa, ayan nga, successful yung ating ikinasang bypass operation. Yan yung mga nakuha natin, mga more or less 500 grams ng shabu na may DDB value na 3.8 3,450,000 yung value. May mga sugat sa sir, anong nangyari? Kadinang pag-aresto natin, may konting resistance, kaya nadapa. Yan, nagkaroon ng gasgas sa tuwa at kamay. Okay, sir. Sir, baka mayroon kayong mensahe? Mensahe natin sa mga kababayan natin, kung may mga alam kayong patuloy pa rin na nagbebenta o gumagamit ng illegal na droga, nandyan lang ang PDEA. Nandyan yung numero ng isumbong mo kay Wilkins. Yun, kunin nyo doon. Doon nyo i-text. Tinatayang nasa mahigit 27 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency Pampanga Provincial Office sa isinagawang controlled delivery operation laban sa isang delivery rider at kasama nitong minor de edad sa isang grocery store sa Katwiran Road sa Mama 2, Barangay Napindan, Taguig City. Isinagawa ang controlled delivery operation ng pinagsanib na elemento ng PDEA Provincial Office, PDEA Region 4A, PDEA Clark Interagency Drug Interdiction Task Group, Bureau of Customs, Port of Clark, PDEA NCR,
District Drug Enforcement Unit ng Southern Police District at Station Drug Enforcement Unit ng Taguig City Police Station. Kinilala ni PDEA Agent Vidal Bacolod, Team Leader ng PDEA Pampanga Provincial Office, ang mga suspect na sina Relico Ailis, 27 taong gulang, residente ng Dimasalang Street, Pasay City, at ang 17 taong gulang na minor de edad, residente ng General Mariano Alvarez Cavite. Na-recover sa mga suspect ang isang package na naglalaman ng 4 kilong hininalang shabu, 2 identification card, isang cellular phone at motorsiklo. Ang nasabing parcela ay galing umano sa USA at nakapangalan kay Angeline Cuevas La Torre. Kayo ay aming inaresto dahil sa paglabag ng RA 9165 o ang batas laban sa ipinagbabawal na gamot ng 2002. Kayo ay may karapatang manahimik. Anumang sabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo. Terminal sa Mamatuda po naka-address, sir. Pag ilang deliver mo na dyan? Pangatlo na po ito, sir. Sa Mamatuda? Opo. Ito lang po kami nakikita sa kanto ng terminal, sa may tricycle. Anak ng Kalabaw, damay-damay sa dito pa sa area ko. Saan pa kayo galing yan? Dito, ito kasi buong pagiging area mo to. Dito ang dideliver kay Gupter, sir. Magkano inaabot sa'yo? Ang pinabayaran niya dyan, 576, ang inabot niya 1,000. Hindi, sukli, sa akin na. Magkano sa'yo doon? 420, yan, sukli, sa akin na daw po yun. Dalawang kilo? Hindi po natin alam kung pare-parehas na, kasi ito, mas malaki ang pag-ilig. Kasi lagi mo siyang kasama o ngayon lang? Binayaran niya lang yun, sir, para ito mag-receive na ito. Ah, siya mag-receive? Oo, parang siya yung pinagpanggap na siya yung nakapangalan sa cargo. Panggap siya. Totoo yun? Anong role mo dito? Ano po, sinabi niya lang po sa akin, magpanggap lang ako yung ano yung pangalan na yun, sa ako yun. Yun lang po sinabi niya sa akin, pero wala pa akong alam sa mga ganyan. Saan ka pagaling yan? Hindi ko, GMA, Cavite po ako. Nagpaalam po ako sa nanay ko, nasabihin ko, inutusan lang ako ng ganito, ganyan. May susundin lang ako. Actually, yung kapatid ko po, tsaka po yung jowa ko, andyan po sa lakefront. Pinatay po nila ako kasi pinasama po sila ng nanay ko para walang mangyaring masama sa akin. Yun, ganito pala mangyayari. Hindi mo alam na yan ang laman. Hindi ko po talaga alam na may ganyan. Actually, itong package na yan, galing USA. So, dumanay siya sa ating custom. So, doon natin na sabat ay yung kontrabando niya. And then, after nung nasabat natin sa custom, na nandun na rin yung PDEA, kumuha tayo ng sample, at nung nag-positive yung sample, nag-conduct tayo ng control delivery. It is na yung control delivery na yan, yan yung technique natin kung paano natin makuhuli yung nag-import o consignee dun sa package na yan. Kaya na resort tayo dito sa hulihan dahil dito yung naka-address na nakalagay sa package at may nag-claim na siya naman ang nakalagay dun sa pangalan ng Wavy. So kaya natin na-hold po yan. Kasi nasabi ng mga rider, wala rin silang kinalaman, hindi daw nila alam yan. Kasama pa rin po ba sila sa mga kasuhan? Kasama pa rin sila. Oh. Ika nga na ignorance of the law, excuses no one. So kahit na hindi nila alam, kaso sila ang inutusan at sa kanilang pangalan pa inilagay. So wala talaga silang lusot dyan. Papanagutan nila dyan kasi sila ang nag-claim. Sir, mensahe nyo na lang po. Mensahe ko na lang po sa lahat ng mga kababayan natin na huwag po tayong basta-basta ang papatol kung sasabihin na makikisuyo sa atin, ipapangalan sa atin yung mga packages na lalong-lalo na galing sa ibang bansa na wala ka namang alam. Wala kasi kaming control about that. Talaga magagaling na at magaganda yung mga tipsters. Makukuha kasi from the end, nasubaybayan nila ito. Kung nagtatrace nila kung saan ang gagaling. Pagka kami dito sa area, pag may tipster din na katulad na nakukuha natin dito, makakakuha rin tayo yung mga mula rito sa lungsod ng Taguig, Nolan Ariola, nag-uulat para sa Leader News Philippines.